mag-serve sa government kasi you're in government to help the people. Not to help yourself and to help the important. To help the people. Nanggagalaite si Senator Cynthia Villar sa opisyal ng Bureau of Animal Industry kaugnay ng importasyon. Nasabon na nito ang Bureau of Animal Industry officer in charge na si Paul Limson. Anya, tila kulang ang common sense ng liderato ng ahensya ukol sa usapin ng pag-aangkat ng karneng baboy at iba pa kahit umaapaw naman ang supply nito sa bansa. Ayon pa sa kanya, alam mo ang buhay natin, common sense lang ang buhay natin. May doctorate degree ka, wala kang common sense, kukunin mo ang supply, kukunin mo ang demand. Kung kulang, mag-i-import ka. Kung sobra, hindi ka na mag-i-import. Hindi common sense sa'yo yun? May doctorate degree ka. Hindi common sense sa'yo yun? Maski ano pang policy ng WTO or what, Pilipino tayo, mahal natin ang kapwa Pilipino natin. Ibig sabihin, gagawin niyan para kumita kayo? Ano ba yan? Dagdag pa ng senadora, pinapatay umano nila mismo ang ating sariling magsasaka dahil sa sobra-sobrang importasyon na tila bulsa lamang ang iniisip at hindi kapakanan ng taong bayan. Maaarian niyang darating ang panahon na aasa na lang tayo sa mga import goods dahil wala nang magsasaka na gustong magtanim at mag-alaga ng mga hayop. Subalit, hati naman ang reaksyon ng mga netizens sa pahayag ni Senador Villar dahil siya mismo anya ay sakim sa lupa ng magsasaka na ginagawang pabahay na... So, ibig sabihin, nag-import na sobra. Pero hindi ba logical, PIDS, na kung ano yung local demand at saka local production, malapit lang sila. Yung importation, konti lang. Diba? E ba dito, ang laki-laki na importation, ang layo-layo, ang lapit lang yung local demand at saka local production. Yeah, I'm afraid doon. I'm afraid I can't comment on the 2022 data. Ay, ikaw nag-i-issue na importation. Paano ka mag-i-issue na importation? Madam Chair, yung pong importation kasi ang client po ang nagla-lodge. So wala po kaming direct control kung gaano karami o kung gaano po ka-frequent. Pero Madam Chair, siguro the root of the controversy here is that how come the Bureau of Animal Industry has been issuing two different data emanating from your office. So, gaya po nitong nabanggit ko kanina, yung 2021, 494,000. Pero meron din kayong for 2021. Nalaman yun, akala ko. 554,697. So, different figures coming from your office. Same source, Bureau of Animal Industry. Hawa ko po. Yes, sir. Papacheck ko po. Yung siguro problema. Papacheck ko po yung data. Ngayon ko lang nalaman na pag pala may gusto nilang mag-import kahit na sobrang local production pwedeng mag-import. Ngayon ko lang nalaman yun. Para hindi logical yun. Hindi ganun before. Ngayon lang yun. Kasi kung mahal mo yung mga farmer, ba't ka mag-i-import more than the demand? Diba? Kaya nga sinasabi ko, pag mag-a-appoint tayo, appoint natin yung may heart sa farmer. Kasi, sasabihin mo sa akin, wala kang control sa importation. Kahit ilan ang gusto nilang importin, paano gagawin mo to sa atin local farmer? Pag pinaghirap po local farmer natin, hindi na sila magpo-produce. Di wala na tayong agricultural production. Pag nag-shortage sa buong mundo, saan tayo kukuha ng pagkain? Di naman always available yung import na yan. Ma'am, if I may add, from the records of policy. From the records of BIA, yung June 2022 had the biggest volume of entry for imported meat at 139 million kilograms. Yung 20, ito pong 2022 na June, pandemic pa tayo. Pwede po siguro mag-increase yon after nung May na may mga piyesta. Wala naman po nagpiyesta nung Mayo. Diba? So records niyo po yon. Okay na tayo din. Dapat mag-resign na kayo.
kung gaganyan ninyo ang farmer sa Pilipinas. Hindi, ma'am. Dapat nga, ma'am, pututusin responsibility ng DA. Make sure na hindi malulugi yung mga farmers. We are even, pumapayag tayo mag-import eh. Pero up to the extent na nalulugi ang farmers, kung bakit tayo napakamahal ng pagkain ngayon, hindi ba natin naiisip yun for so many, siguro decades, at hindi lang one decade na tayo may problema. Nauubos ang pagkain natin, dumadami ang tao. Ang nagsasuffer, hindi lang naman farmers, kundi yung lahat ng consumer. Ito yung ginagawa natin eh. Yan, madidinig namin. Sabi nga ni Director, wala kaming alamig, basta kung sino mag-import, okay lang. Dapat yan, responsibility natin, tingnan mo yung trigger price ng farm gate price ng lahat ng produktong agrikultura. Tingnan mo yung pinagplanuha kung ilang volume ang kailangan. Bakit lumalabas? Parang tayo hindi nag... Wala tayong malasakit sa ating farmers at sa ating consumer. Which is yun naman ang responsibilidad natin. Bilang, kaya nga may DA, kaya natatawag ni ma'am na Department of Importation ang DA. Hindi nyo pinangangalagaan ng farmers eh. Continuously ganito mangyayari. Na irresponsible ang atin. Sabi nga ni Mr. Insyong, ni Attorney Insyong, sinalaula ni Secretary Dar yung farmers eh. Which is yun naman ang totoo. Kung ano nangyayari sa sibuyas, yan po nangyayari sa lahat ng produktong agrikultura. At darating ang araw, wala nang gustong magtanim, wala nang gustong mag-alaga ng hayop. Ako nga eh, kaya ko pang mag-invest kahit papano. Pero simula nang magkaroon ng ASF, simula nang wala kayong ayuda sa ASF, simula nang ituloy ninyong EU-171 up to now, dapat tapos na ng December 31. Ni sa guni-guni, hindi ako mag-iisip magdagdag ng investment ko. Pagkat nakikita ko na this year, ang future ng hog industry ay napakalungkot. Nalulugi na po kami ngayon, baka hindi ninyo alam. Ang aming farm gate price is 185 pesos. We are selling at 160 to 180. And then, in-extend pa yung EU-171 in spite of our request sa DA at sa kay Presidente. So, pag kami hindi nag-alaga, kawawa yung magmamais. Even yung palay, may tama ng ESF, may tama ng belt flow na wala namang ayudang binibigay. Kaya naubos ang baboy. Hopefully, this enhancement fund ay maglagay ng pondo para sa indemnification in case magkakaroon tayo ng sakit na walang bakuna at walang gamot. Pag hindi, talagang hindi yung magkakalakas ng loob. I just want to ask the director of Bureau of Animal Industry, sino nagturo sa'yo na basta mag-i-import, kung may gusto mag-import, wala kang pakialam, mag-i-issue ka ng import permit. Sino nagturo niyan sa'yo? Ngayon ko lang nadinig. Madam Chair, inabot ko na lang po yung sistema ng ganyan. Hindi sistema yan, mali yan. Hindi tama yan. Ngayon ko lang nadinig yan. Parang logical kung ikaw nagmamanage ng animal industry, i-determine mo yung supply, i-determine mo yung demand, at pag kumulang, tsaka ka mag-i-import. Pag sobra, hindi ka mag-i-import. Bakit ka mag-i-import? Ang mag-i-determine yung importer? Saan mo natutunan yan? Saan mo natutunan yan? Ako, hindi ko alam na ganyan eh. Saan mo natutunan yan? Iskin na WTO. Wala naman sumusunod sa WTO. Di ba? Wala naman sumusunod sa WTO eh. Huwag niyo i-reason yan. Ang importer hindi ikaw ang masusunod, importer ang masusunod? Ba't ka pa nagbai? Wala ka palang pagmamahal sa livestock industry, ba't ka magbabai?
Hindi ba common sense yun? Pag ganito supply, ganito demand, kung tama na yon hindi na mag-i-import. Hindi ba common sense yun? Ha? Bakit ganyan na mentality mo? Ha? Huwag kang gaganyan sa akin. Ba't mo tinanggap ang posisyon? Hindi mo pala mahal ang livestock industry ng Pilipinas. Saan ka nang galing? Inside. Ha? Ma'am, in fairness to him, bukod sa bago, ang dapat kausapin ho nyo dyan, yung si Yusek Sumbilya, siya ho ang policy and planning. Oh. Pag siya ang kausap ninyo, alam mo, mas masaya. Buhay natin, common sense lang ang buhay natin. May doctorate degree ka, wala kang common sense. Hindi ba common sense yon? Kukunin mo ang supply, kukunin mo ang demand. Kung kulang, mag-i-import ka. Kung sobra, hindi ka na mag-i-import. Di ba common sense yon? Hindi common sense sa'yo yon? May doctorate degree ka, hindi common sense sa'yo yon? Ha? Miski ano pang policy ng World Trade Organization or what? Eh, Pilipino tayo eh. Mahal natin ang kapwa Pilipino natin eh. Ibig niyo sabihin, gagawin niyo yan? Para kumita kayo? Ano ba yan? Eh, wala. Wala nang gustong mag-ano. Ako na, nawawalan ako ng ano. Kasi kaya lang ako naandito, gusto kong tulungan na agriculture. Eh, pero kung ganyan ang inyong policy na wala kayong pakialam kung umimport ng umimport, napapatayin yung local production, eh, hindi pwede yan. Sino nagturo sa inyo niyan? Sino nagturo? Miski si, ano yun eh? Galing yun sa NEDA, di ba? Si Mrs. Sumbilya? Oh. Yes, ma'am. Problema rin yung NEDA, ma'am eh. NEDA, figure lang yon. Tayo na nasa industry, tayo on ground, tayo dapat may common sense tayo. Then you will say that common sense is not common after all. Problema yan ng NEDA, ma'am. Kasi, hindi, ba't tayo makikinig sa NEDA? Eh, ma'am, NEDA is planning. Eh, sila nasusunod ngayon. Sa 171, ma'am, sila nasusunod eh. Kasi umapir kami sa Tariff Commission, ma'am. Nag-present kami, lahat ang pinresent namin. Na pinasa nila doon sa NEDA, hindi naman ho pinakinggan eh. Baka naglabi yung importe. Ay, lasa ko, may posibilidad ho yun. Hindi posibilidad yun. Sigurado yun. Eh, sir, hindi ko pwedeng sabihin yung sinasabi. Ako hindi congressman. NEDA dito, ma'am. Tawagin daw ang NEDA at mag-explain ng NEDA. Nasaan ang NEDA? Thank you, Madam Chair. With respect to the extension of the EO-171, that was based on a... Alam mo, lahat ng presidente nakikinig sa inyo kasi ayaw niya na tumaas ang presyo dahil magiging unpopular ang president. That's the only reason I can see. But my God, if ibibigay niyo yung import sa trader, yung import permit, at sila yung may cartel, hindi rin bababa ang presyo. Patulad ng nangyayari sa onion. Yes, o nangyayari sa ibang bagay. Kaya, it depends. O, depende kung kanino ibibigay ang import permit. Pag ibinigay ang import permit sa trader, ikakartel yan. Ganyan ginawa nila sa rice. Eh. Di ba tumaas ang rice ng 60 pesos? Kaya, hindi ano yon. Depende sa implementation yon. Ako, yun ang sinasabi ko palagi na depende sa implementation. Kung itong magbibigay na import permit, ibibigay din sa trader yung import. Tapos yung trader will control the local supply at saka yung imported. Patay na tayo. Ikakartel yan. Yeah. Di ba sa sugar, ang importer daw yung ano? Tinanong ko kasi yung gumagamit ng sugar ng mga company. Sabi ko, ba't hindi na lang kayo mag-import? Para walang lokohan, i-importin nyo lang yung inyong kailangan. Sabi nila, ayaw daw silang pabayaang mag-import. Ang nag-i-import daw eh, yung nagdinidetermine ng SRA. Tapos, kasabuat nila, kaya kinokontrol yung presyo ng sugar. Hindi pwede mag-import. Kaya lang tayo nag-a-allow na importation ng sugar. Para yung mga may sugar product na manufacturing, meron silang gamitin, di ba? Pero ayaw nila pa importin yung companies. Tinanong ko eh.
Kasi meron daw regular importer ang SRA. Pwede yung regular importer ng SRA, kontrolado nila yung local supply plus yung import, sila yung nagpapataas ng presyo. Common sense yun eh. Common sense yun. Kaya iho, pag ganyan ng ano mo, huwag kayo mag-serve sa government kasi you're in government to help the people. Not to help yourself and to help the importer. To help the people. Kung hindi nyo kayang tulungan ng tao, huwag kayo mag-gobyerno. Di kayo naaawa. Puti kayo. Alam mo, minimum salary sa gobyerno. Dito sa amin, pag may ano ka, 50,000 a month. Eh, yung farmer, 5,000 a month. Yung paaapihin nyo. Diba? Maawa naman kayo. Oo. Tayo dito, basta may plantilla sa Senate, 50,000 a month. Oo. Tapos ang inaapi nyo, yung kumikita ng 5,000 a month. Ba't yung aapihin nyo? Hindi na kayo naawa. Ha? Kung ang pinakamababang plantilla sa Senado, 50,000, I'm sure kayo, mas malaki. 55% ng inyong budget is PS and overhead. Sa private, 15 lang yun. Sa government, 55. Pinabayaan na namin kayo, huwag nyo naman apihin ng small farmer. Kawawa naman, 5,000 isang buwan ng kita. Pag nagpa-import ka ng pa-import, patay na small farmers. Wala pala tayong maaasahan dito. Ganun pala ang policy nila. Basta may nag-apply na mag-import, bibigyan nila na import permission.